So guys, what's up? Kamusta kayo? It's been a while na hindi ako nakapag-upload dahil na-busy dito sa kalayuang silangan ng Pilipinas. So ang pag-uusapan natin ngayon is Top 5 Unpleasant Local Production or Local Gig Production in the Philippines featuring Newbone Stronghold, Crazy Duck Production, Hardcore Hope, Tecron Hardware, and Pinet Thang. O mga maririnig yung salita ay resulta ng aking pagsasaliksik at pagsasanay. At kung ikay masasaktan at madidismaya, feel free to comment down below para makita natin ang inyong ibang suggestion at comment sa video na ito. So, let's proceed. Number 1 sa listahan natin is Newbone Stronghold. For me, these people are the opposite of mainland connection when it comes to hygiene, their looks, and on how they treat people. You wanna know why I said that? Because on how they show their attitude on Facebook. They look so illiterate and very disorganized. Look at them. You can actually smell their scent by browsing through Facebook. I'm not joking. You can search it right now. Do it. Search it. This bunch of people are the worst kind of people from the north. Pero may pag-asa pa ang mga ito. Talagang napapalibutan lang talaga ng mga maling tao at maibang maimpluensya ng mga maling gawain sa buhay. Dumaan din ako dyan. Nagpapagig kami dati noong 2006. Ticket selling. Kailangan mo muna talagang magbayad o magbenta ng ticket para lamang makatugtog. At hindi lang 5 o 10 banda, kundi nasa 20. At maghihintay ka na magdamag kung pang ilang kayo ganun kahirap. Kaya itong mga batang to na bago lamang sa eksena, subukan yung mag-explore. Marami pang pagkakataon para magbago, matutong maligo at magkapit ng kuko. Yun lamang. Pangalawang production ay Crazy Duck. Masasabi kong isa to sa mga aspiring production sa Metro Manila. Isa lang naman sila sa mga lugpapadugtog ng mga bandang katulad ng 1, 2, 3, Pikit, Forgearing 69, at walang kasawa ang false contender. Nakakatawa tong production na to dahil never ko sila nakitaan ng progreso dahil habang nakikita ko sila na nagpo-post sa FB, yun at yun pa rin ang mga naka-lineup. Para bang natatakot sila na mawalan ng mga attendee sa mismong event nila dahil kapag pinatugtog nila ang di kilalang banda, baka hindi sila kumita. Base sa aking pananaliksik, karamihan daw ng miyembro na ito at ng mga pumupunta sa gig nila ay mga salboy manipulative o yung mga taong ginagamit ang depression para lang makapang-chicks at makapang-babae. Dapat sa production na to ay sinusumbong sa DSWD. Batay din sa aking source, karamihan ng attendee dito ay mga long hair na pangit na tinatago ang kanilang kapangitan sa mga dry nilang buhok at puro split ends. At tuwing Sabado daw ay may hideout sila na tinatawag na Kubo Expo at dun sila naghahanap at dumadali ng mga minor de edad na pwede nilang iuwi at i-manipulahin. Lahat ng ito ay batay sa aking source na nakabase sa Metro Manila at minsan ang nanonood sa nasabing production. Totoo man o hindi ang lahat, sana magbago na kayo at sana huwag niyong gawing rehabilitation center ang mga bawat babaeng nakikilala niyo sa gig o sa Facebook dahil sobrang mali iyon. You are responsible with your own action. Remember that. At sa Crazy Duck mismo, mag-line up kayo ng ibang banda para sa improvement niyo. Huwag puro false contender, Bad Chase at Forgetting 69. Wala kayong mapapala sa mga yan. Yun lamang. Pangatlo ay itong Hardcore Hope. Di ko alam, bigla na lang itong lumitaw ng mga bandang 2012-2013 ata. Di ko alam kung mga hardcore ba talaga to o nakikiuso lang sila noong panahon na yun dahil sobrang lakas ng hardcore music sa Pilipinas. Kung ako ang tatanungin nyo, hindi ako pupunta sa mga gig sa bandang Batangas dahil nakakatakot. Sa banta ng mga nananaksak ng balisong
o kaya papainumin ka ng lambanog na may lasong masasabi kong sila ang mga dirty hardcore kids ng Calabarzon. May namataan pa akong event nila na Luzon Hardcore Fest, pero hindi nila ako makukundinse dahil hindi hardcore yon, dahil hindi naka-lineup ang bandang Sakit 7 at ang walang kamatayang Godzilla versus Tokyo. How ironic na Hardcore Hope ang pangalan ng production, pero hindi ko nakikita tumutulong sa mga nasalanta ng bagyo. Kung ako sa inyo, patugtugin nyo ang Sakit 7 at Godzilla versus Tokyo para dumami ang inyong followers at lumakas ang turismo sa Batangas. Ang pang-apat ay Pacron Hardware, isa sa pinakasikat at kilalang production sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. Kilala sila sa bansang Nigeria, Uganda at Uzbekistan. Kung sa United States merong Roger Muret na Hardcore King, sa Pilipinas ay meron kaming Phil Immortal Roadside, ang Roger Muret ng Pilipinas. Kung sa ibang bansa merong This Is Hardcore, sa Pilipinas meron kaming Background Hardware Festival na ginaganap sa Santa Rosa, Laguna every year. Na nasa pangungunan ni Phil Immortal Roadside, Brayjack Tasani, Ransack Targi at kanilang staff na si Densho Veloso. Never pa akong nakapunta, pero alam ko masaya ang event annually dahil ang Pilipinas ang pinakamalakas na hardcore music sa Asia. Tinalo pa nito ang China, Japan, Mongolia at Taiwan. Iba-ibang tao ang pumupunta sa nasabing event. Mapapunks, mapahardcore, metal o kahit na ano pang klaseng tao. Huwag natin kakalimutan ang pinakasikat na quotes ni Phil Immortal Roadside. Never trust a hardcore kid that never listen to punk rock and R&B. For more quotes or if you wanna know what kind of face he has, just like and follow the page Pilipinas Hardcore on Facebook. Let's go! Let's go! Let's go! Alam ko, Idol Phil Immortal Roadside, yan ang favorite song mo, kaya mabuhay ka hanggang gusto mo. So ano, someday makapunta rin ako sa Pacron Hardcore Festival. Soon, gagawa ako ng way para ma-meet ang idol kong si Phil Immortal Roadside at ang buong Pacron Laguna Hardcore at Pilipinas Hardcore. Maraming salamat sa inspirasyon, Pacron Hardcore and the whole Pilipinas Hardcore team. Sino ba tong mga to? Bakit kayo nakatingin sa akin? Gusto nyo, tiradarin ko kayo. Ang panghuli ay Finite Finite. Di ko alam ang tamang pagdikas nito dahil lagi akong absent sa subject kong English nung high school. Basta Finite Finite, wala na akong pakialam doon. Dahil ang alam ko lang ay isa to sa pinakamaayos na production sa Metro Manila. At kahit nagkaroon ng pandemic ngayong taon at nung nakaraang taon, hindi sila tumigil makipag-communicate sa iba't ibang banda sa ibang bansa. For me, napakalaking tulong nito para magkaroon tayo ng connection sa Western bands, European bands o kahit sa mga Asian countries na malulapit na banda tulad ng Ocho Sentai na galing sa Taiwan. Sana madala nila sa Pilipinas yung bandang kumanta ng Sasagyo, Sasagyo! Umpayo ko lang sa Finite Pam, Finite Pam ba to? Ay iwasan na nilang patugtugin ang bandang Orca. Dahil hindi maganda sa tenga, lalo na sa mata. Tigilan na nila kamo mag-produce ng music. Hindi kami natutuwa dito sa Mindanao. At dahil nakaabot ka dito sa dulo, kumbaga sa video games merong bonus round. So naglista ako ng 5 production na talagang alam ko na maayos at maganda ang pamamalakad throughout the years. Number 1, Bash Brother. Maraming bandas outside Metro Manila na hindi na pagbibigyan mga tugtog sa Metro Manila. So dahil sa Bash Brother, tinutulungan nila ang mga bandang iyon para magkaroon ng chance makatugtog at makatungtong sa Manila para makikita yung matataas na building sa Makati. Pangalawa, Sleeping Boy Collective and Still Ill. Kung ratings lang ito, bibigyan ko sila ng 101% dahil sa napaka-organized at maayos nilang event
kada may pupunta ditong foreign band or even local gigs dahil napunta na ako once sa most dyan sa Quezon City. Makikita mo ang professionalism at ayos ng flow ng program. Meron ding doxology at plug ceremony. At shoutout nga pala kay Tan Flow Ho na inaccommodate ako hanggang airport para makauwi dito sa Mindanao. Big shoutout sa inyo, SBC, and still ill. Mabuhay kayo. Huwag kayong titigil sa inyo mga pangarap. Tuloy-tuloy lang. Mahal kayo ng Diyos. Pungutlo, most pitchwende. Alam ko, isa to sa nagsimula ng mga hardcore o mismong mga batang nagsibol para matuto kung ano ba ang hardcore music sa Pilipinas. Alam ko, dahil nasaksihan ko ang pagsibol ng production na to. Dahil nagtrabaho ako sa Mandaluyong dyan sa Teleperformance Greenfield, halos kada linggo meron silang gig. Kaya gaganahan nga talagang magtinda ng fishball dyan sa labas ng Greenfield Teleperformance Edge sa Mandaluyong. Sana magbalik na kayo Moshpit Sunday dahil matagal na kayong inaabangan ng mga bata sa bagong silang. Let's go! Ang apat ay mainline correction. Kung ratings lang din to, katulad ng Sleeping Boy Collective and still, pares ko silang bibigyan ng 101% sa pagiging organized and well-rounded na production nito dyan sa Metro Manila. Alam mo talagang sanay na noon hanggang ngayon. At sila ang tinaguri ang DMS ng Pilipinas. Sana makabalik kayo dito sa Mindanao. At makasama ko kayo ng 5 araw na walang tulog dahil sa araw-araw na gig throughout Mindanao. Big shoutout Mainland Crew. Hope to see you soon. O panguli ay Rockista Radio. Kung gusto mong maging isang walang kwentong banda o nakakatawa lang, dito ka magpa-line up or tumugtog tulad ng Tubero at The Chonkies. Di ko alam bakit may mga ganyang banda. Bye-bye. Merry Christmas.